Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel. Ang topic po natin ngayon ay sili. Itong siling po ito, ito po yung sili na pangsigang. So ito po, bali binili po natin sa Agri Supply. 10 peraso lang po siya. Yung isang seedlings mong ito, bali 3 pesos. So not bad na rin po para sa price po niya. Ang plano natin dito, itatanim po natin ito sa container. Ang gagamitin nating container ay ang sako. Bali, ang kagandahan ng mga tanim na nasa seedling trees, madali lang po siyang hugutin or i-transplant. So, hihilain lang po natin ng konti dito. Tapos, ganito na po siya natin mismong itatanim. Tignan niyo po, maganda po yung mga ugat po niya. So, mas maganda yung success rate na mabubuhay po yung ating itatanim. So, ganyan lang po. So, bali dito natin itatanim. May 10 sako po tayo dito. Saktong-sakto po sa ating binili. Itong sakong to, sako po ito ng semento. So dito ilalagay lang muna natin. Mamaya po natin siya tabunan. Update po ito sa ating trinansplant na sili. Day 7 na po ito since trinansplant po natin. So medyo naka-adjust na po sila sa kanilang container. Bali, ang gagawin natin ngayon ay magpupuning tayo. So magpupuning. Ito po, itong portion po na ito, ikakat natin yung parang pinakatalbos po niya. So ang purpose po ng pruning ay para ma-force po itong tanim natin na magkaroon siya ng mga panibagong branches dito. Tapos sa pagpupuning, magiging mas matibay din po yung pinaka main na branch po niya. So, mas matibay, tapos mas madaming sanga. Kung mas madaming sanga, mas madaming bunga, magiging bunga. So dito, 10 yung tinanim natin na sili. Bali, hindi natin ipruprune lahat. Mga 8 yung ipruprune po natin. Tapos yung dalawa, itong dalawang ito, hayaan natin kanya na lang, hindi natin siya ipruprune. Parang comparison po natin kapag malalaki na po sila, para makita po natin yung difference ng napruning at hindi napruning. So sa pagpruning, ganito lang po. Ikakat lang po yung pinaka top po niya, talbos na area. So ganyan po. So pag nakat na po yan, may mga tutubo na po dito mga branches. So ganyan lang po. Ito lang yung tinanggal po natin. Thank you.
yung dalawa, hindi na natin ipropon. Update po sa ating sili. 9 days po ito after po nating ma-prune. Check po natin. Madami na po silang sanga. Tapos, nagmukhang mas matibay po yung main stem po ng ating sili. So, ito po yung mga iba. Dami. Madami ng sanga. Tapos, mas stable na sila. Ito yung mga na-prune po natin. Madami pong sanga. Ito din po. Mas stable siya. Tapos yung dalawang hindi po natin prune. Ito po sila. Mas matangkad nga sila. Pero parang yung stem niya is malambot pa compare sa mga na-prune po natin na mas matibay na po. Ito din po, hindi din po na-prune. May mga lumalabas din po parang sanga niya dito. Pero mas prefer natin yung na-prune. Mas matibay yung itsura po niya. Dito pala sa ating tanim na sili ay naglagay na po tayo ng mga organic matter natin. Tulad po nito, eggshells, aloe vera, balat ng saging, tapos naglagay din po tayo ng animal manure. So yung animal manure po yan ay manure po ng ating alagang guinea pig. So organic po yung mga nilagay po natin dito. Hindi po tayo naglagay ng synthetic fertilizer. Update po sa ating sili. Bali 34 days na po ito since transplant po natin. Tapos mga 26 days since nung nagpruning po tayo. Yan, may mga lumabas na po silang mga bulaklak. Tapos kung mapapansin nyo, malaki na po sila at malalago yung mga dahon nila. Yung mga na-prune po natin, 8 piraso po yun. Check nyo po dito. Ang ganda po ng mga sanga po nila. Average sa sanga po nila, nasa mga 7 yung sanga ng mga na-prune po natin. I-compare po natin dun sa dalawang hindi natin na-pruning. Ito po yun, isa, dalawa. May mga sanga din po siya, pero mas diyamang na mas maganda yung mga na-pruning po natin. Tapos ang napansin po natin, itong dalawang hindi po natin na-pruning, may mga lumabas ng bunga. Nauna silang magkaroon ng bunga. Ito yung isa, malit pa. Well, sa unang tingin, akalain natin na mas maganda itong dalawang hindi na-pruning kasi may bunga na agad sila. Pero kung tutuusin, disadvantage po yun. Kasi hindi pa masyadong matured yung puno ng sili, namumunga na po sila. So yan, sa next video po natin, check po natin ulit. Siguradong madami na po itong mga bunga at possible may ma-harvest na po tayo. Moment of truth po natin, harvest time po natin.
yan, may mga na-harvest na rin po tayo. Natin na sa 18 piraso din po. Kung mapapansin nyo dun sa background, iba na po yung background ng sili natin. Bali, inipat pa kasi natin. Diyan po yung old na area po nila. Tinaniman po natin na panibago. So, tinanim po natin dyan mais. A few moments later. Yung mga maliliit na bunga dun, dinadali ng manok. Kaya nilipat na lang po natin sa loob. Ngayon po ay mag-harvest po ulit tayo ng ating mga sili. So ito po, naka-multiple harvest na po tayo. Tapos itong ma-harvest po natin ngayon ay bibigay po natin kay Nana sa lubong po niya. Natin kay